Kasi binibuild up pa nila yung chemistry na meron sila. And this is it. Match 1, Game 1. Blue Side and Blacklist International, Red Side naman para sa TNC Pro Team. Nagtanggal na ng maraming mga position, 5 bans ang TNC Pro Team dito. Yeah, mostly target talaga is utility. Napag-usapan natin ito kanina na more on utility talaga yung nilabas ni Kimpoy nung last season. No? Even sa amateur scene pa naman nung nandun pa si Kimpoy, eh, yun naman talaga yung nagiging playstyle niya. So ngayon, tinanggal na yung dalawang assassin na very lethal, no, pag nasa loob talaga, Joy and this Nolan. Ngayon, Novaria, inalis na rin. Grabe. A position 4 and 5 bans focus dito by Coach Ben Things. Pero naman kay Bonchan, mukhang assassins ang tinatanggal nila para sa jungler ng TNC. And that means Blacklist might just secure yung siguro Novaria. Oh, with the Novaria ban, Vexana siguro ang makukuha dito ng side ng Blacklist International, usually pinuha ng first pick. And Ruby, by the way, is also open. So baka Ruby ang unahin dito ng Blacklist. Arlott already banned out. Tataas ang value ng Ruby. Parang medyo mahirap tapatan ng Ruby kung wala ang Arlott. Wow, CC ang kinuha dito. So makikita natin na ang priority talaga nila is yung hero na medyo mababa yung clear wave pero may zone eh. No, pagpunta sa early yung levels 1 to 4 para sa isang XP lane, mahirap tapatan do eh, di ba? Oh, that's true. One of the best dueling laners para sa XP lane niya yon. Napakataas talaga ng damage yan, level 1 pa lang. What will be the answer dito sa CC? Usually ay export, pero baka hindi yun yung i-prioritize dito ng TNC. Might go for something along the lines of carry at saka yung back siya usually ginagamit. Ryzen, we know na patak naman dun sa hero na yun. Here comes the carry. Pero mukhang Vexana na rin ay ilalockin nila para kay Hatred. Kung babalikan natin ang week 1 performance ni Hatred on this Vexana, napakaganda ng kanyang pinakita. Yeah. Unfortunately, medyo na-olat sila doon sa laban na yun. Pero nakita natin na kaya talagang paganahin. Yeah. And sobrang hirap niya eh. Yung Eternal Guard, pwede mo ipang zone, pwede mo ipang counter engage. Yeah. Pero ngayon, ito na nga yung back siya, sinasabi mo. And baka Claude yung kasabay nito usually, pero Rafaela ay dito ang side ng Blacklist International. Isang, syempre, alam naman natin na Kimpoy special. Oh, Kimpoy special. Kung baga, Rafaela ang usapan, may dalawang players sa MPL ngayon na talagang papasok sa isip mo. Yeah. Si Kimpoy at pati na rin si Spider Miles ng Minana Evos. Last pick here for TNC. Barats na ba to? Barats mo ang maganda kasi parang ito yung pang-protect. At the same time, may meron pa ng Minotaur na pinang-protect dun sa mga Vexana pati dun sa mga carry. So you kind of want to secure that as well. Kung sakali naman na magkakaroon ng mga bans yung side ng Blacklist, ang matitirad is meron ka pa rin Martes, meron ka pa rin Blackshot. They still went for Xborg knowing na wala masyadong poke pa tayo nakikita sa Blacklist. So ang gagawin mo dyan, magbaband ka na ngayon ng mga mages para kay Yue. So what else is left? Yung Gord nandyan na usually ginagamit. And kahapon na-realize ko din, baka Valentina ay underrated na counter sa Xborg. Dahil dun sa sakit kasi dun damage yung poke niya. At the same time, may dash yun na kasama. Pero kasi ang pinaka valuable dun, nakukopy niya yung Last Insanity. Yeah. At masakit yung damage ng Last Insanity ni Valentina. At napakasakit talaga ng Last Insanity na yan, especially if sabihin natin utility jungler ang kalaban. Kasi parang antagal mong pwedeng sunugin, hindi katulad ng mga assassins na nakakatakas agad. But then again, no, we have the Rafaela providing a lot of movement speed for this movement speed centric lineup. At tatanggalin na nga rin nila ang Lilia. Yeah, gets mo rin eh. Kasi mabilis na pambasag talaga ng Kiraga Armor yung Lilia, no? Pero Kaja ang aalisin dito. Available pa actually yung Ruby, ah. So, let's see kung pwedeng kumuha dito ng Ruby ang TNC. Yeah. Kasi flex pa rin naman yun eh. Yeah, it's still a flex hero. Pero tingin ko, baka kunin na nila dito is yung kanilang jungler. And then, or like I said, yung Minotaur na pwedeng i-last pick din para kaya Mr. Super Yoshi. Yeah. This time, napapaisip ako kung magbaband ka ba dito ng Gord para sa TNC or ibaband mo na lang yung Claude kasi parang ito na yung sagot dun sa export mismo, pati dun sa may carry, yun yung parang panapat talaga. Parang mapipilitan na rin mag-Bruno kung sakali. It's either going to be the Bruno or the Claude. Honestly, konti na lang pagpipilian, pati Brody nandiyan din naman. Yeah. Wow. Pero let's see kung ano ang tatanggalin dito ng Blacklist International. Pwedeng magtanggal na nga. Actually, Minotaur ang nakikita ko dito na pwedeng alisin. Minotaur o kaya Grok ang usually ginagamit dito. Or maybe they will consider yung Barats
Ang sakit nga naman na kaharapin yung Barats plus Xborg. Parang di mo alam, ang staying power dun sa harap. Kahit meron ka Rafaela, kakapusin ka sa dulo. But then again, I think yung Minotaur talaga yung nagme-make sense na i-ban out dito. That's mula true. Sa blacklist. Minotaur ban nga ba ang lalabas para sa Blacklist International? When we look at Vexana compositions, no, talagang reliant siya sa mga dalawang tank o kumbaga dadagdag mga double tank para may dumagdag sa kanyang EG boy. And shoutout sa ating mga fans diyan na nag-e-enjoy dito, no. Comment niyo na kung kaya niyo tapatan yung mga fans natin diyan. Yeah. All right, TNC available ang Minotaur, available ang Grock. Kapag Rafaela yung katapat, gusto mo nang may mga nangaharap din talaga para tankihin yung pokes na nagagaling sa may Rafaela. Ay, classic man. Of course, hey. The Fredrin. Baka Fredrin Mino pa to. Tapos, grabe, ang hirap lapitan ng Vexana niyan. Oo, ang dami mong pang zone. Eh, no? Tsaka yung crowd control din kasi, no? I-expect mo talaga sa isang Fredrin. And magigets mo rin yung ginagawa ng TNC dito. Kailangan nila ng frontline na haharap doon sa CC, haharap doon sa Baksha. Yung kahit magtitigan sila, kahit lapitan sila, okay lang eh. So, meron nga titirang Gord. I think yung Bruno available para sa blacklist. Hindi ako magulat kung bigla sila mag-double sustain. Parang Faramis o kaya Angela. Doon sa kanilang mid lane. Dahil doon sa pagkamuha sila either Bruno o kaya nung Claude, diba? Parang yung dalawang heroes. Claude, Angela, yung pang-finish nila dito. Napakasakit. Ang hirap pabutin para sa side TNC. Baka kapusin yung damage ng carry. So, that might be an option here for blacklist. And siguro naman, hindi na magdo-double fighter, no? O hindi natin alam, hindi natin Ruby. Open pang Ruby. Pero, yun nga, pangtunaw ang kinuha ng Blacklist International, the Claude and the Gord locked in. Mukhang ang front lang talaga nila dito, yung back siya. Yeah. Okay. Tsaka ano ah, may kita mo na ito talaga usually na pinansasagot, di ba, sa mga Baksha, sa mga Barat, sa mga Fredrin, itong Gord na to. Yep. Na ano, nakaligtaan na ng TNC to. Yep. I think yung pinakamaganda dito is either Grock o kaya Minotaur na para sa TNC. Yung Minotaur, syempre, ang merit niyan, merong Claude na constant yung damage. So parang masusulit mo yung enrage na state na, mo. Oo. And then, kung Grock naman, meron kang pang-cancel dun sa Claude kung sakali. At syempre, pang-tanke. Pang-check kung nasan yung Gord tsaka itong Rafaela. So, I think both heroes are valid para sa TNC. And let's see if they're gonna take it. Meron pang Ruby Roam option kung sakaling yun ang gusto nilang kunin. Ang daming pwedeng kunin ng TNC Pro Team. Pero ang kanilang pipiliin ay Ruby Roam para sa kanilang post 5 in this game. Looking at the overall compositions, Wolf, sa tingin mo ba, sino ba ang lamang in the early game? Mahirap. Mukhang early game dito ay ilalagay ko pa rin dun sa may Rafaela. Rafaela tapos Baksha. Sobrang bilis. Speed talaga. Talagang pwede nilang araruin yung TNC doon. And mahahabol nila si Vexana dun sa may likuran with the access ng Baksha. So, I think early game para sa blacklist. Grabe, para sa blacklist din ang ating audience prediction. Kung may mga prediction din kayo dyan, make sure to comment them or share mo sa tropa mo. Literal, kung katabi mo yung tropa mo, yung bulong mo, sabihin mo. Tol. Blacklist TNC ako ngayon eh. Ay, mga ganun, no? Ikaw, bulong mo, saan ka sa akin, Tol? Basta kung sino manalo dito. Kung sino maka 2-0. Kung sino maka 2-0. Okay. Kung sino manalo game 1. Kung sino manalo game 1. Okay. Ganyan yung mga mapapaisip ka na lang kung nanonood ba talaga yung tropa mo o nagbabasa na lang. Pero at this point, magsisimula na ang game 1 of the best of 3 series between TNC Pro Team and Blacklist International. This is the battle between the 6th and 8th seed inside this league right now. Mm-hmm. Yeah, very interesting ha? Kasi bihira na lang natin nakikita itong Fredrin tsaka Baksha na magkakatapat. Kasi usually kapag may Baksha, magtatanggal ng Fredrin. Pag may Fredrin, magtatanggal ng Baksha. So ngayon lang uli natin makikita ito. Lalo't Sensui, isa rin sa mga specialty niya to. Way back nung nasa Onyx Philippines pa siya. Pero ang sakit! Grabe yung poke! Grabe talaga yung level 2 damage ng isang hatred na naka-Vexana. Looking at the emblems, Wolf, meron ba tayong kakaibang mapapansin dito? Yun yung dahilan kung bakit masakit. Meron siya nung master assassin na kanyang inuna dito for coming out from hatred. But technically speaking, wala namang masyadong naiba dun sa mga teams natin na kanyang pagpili. Thinking about like dun sa may X-Borg na parang iba rin. Nag-ano rin siya dito, tank emblem X-Borg yung pinili niya. And yung X-Borg ngayon, no, talagang masasabi kong napakahirap tapatan both in the XP and jungle role. Kaya naman parang if you're running the CC na consistent lang ang damage, medyo mahirap tanggalan ng Firaga armor. Yeah, and kaya nga kumuha na rin lang siya ng Vengeance dito para pwede siya makipagsabayan. And kapansin-pansin din na dalawang Purify para sa Blacklist International. Talagang respeto para sa mga crowd controls na meron dito ang TNC.
At parang hindi mabagal ang laro dito, ah. Oo, wala pa masyadong action around the map. Pero panigurado, no, sa ating first turtle ay maglalaban din ang dalawang kupunan na to. Blacklist International ngayon ay lamang by 400, pero patalon-talon lang ang magiging gold lead natin dito hanggat may mangyaring malupit na mga laban. Yeah. Maganda dito, binibigyan nila si yung mga yung pulot na EXP. Ay, oray ko yung book. And doon din, yung pagbawi ni Yue. Mabilis na D-Wave, level 4 na parehas yung ating mga mid laners sa Senzui, gugulong-gulong. Pero turtle na ata ang kanilang magiging next target dito. Sinimula na nga ito ni Senzui. Paano nga ba naman makaka-lord sa makaka-turtle steal kung ikaw yung magsisimula? Pero naandyan na nga rin si Ryzen. Half HP on this turtle at si Hits na zone out si Yue, man. Oo, medyo malalim ata na ilapag na i-turtle guard. Pero Senzui pa rin ang makakakuha ng unang turtle ng ating game. Pero si Edward na magiging kabayaran doon sa nangyaring laban na yun. First blood para sa turtle. Kapag ganun ang trade, sino nga ba ang nakakalamang? I think para sa akin yung nakakuha ng first blood kasi mayroon sila ng EXP. Honestly, yung first turtle kasi hindi naman ganun din kalaki yung bigay nun na golden EXP. Kaso, ang maganda dito, parte doon si Senzui nung pare sa turtle kill pati nung fight na afterwards. So parang ang taas ng level niya ngayon. So hindi siya dahil dun sa training nangyari, but I think Senzui yung mas masaya dun sa nangyari kasi magle-level 6 na siya agad. And slight lead here para kay Oheb, 150 lamang, pero mukhang uunahin niya yung corrosion site on this Claude para sa dagdag na slow na manggagaling sa Blacklist International. Parang medyo malagkit pala yung composition nila dito. No? Oo nga, no? Malagkit. Kasama pa yung Tortoise Puissance mula dito kay Senzui. Pero ngayon, nandun na naman yung mga projectile mula dito kay Yue. Ang bagal talaga, nakakapagtaka kasi backshot to eh. Oo, parang alam natin kapag backshot comes, usually balag-bagan eh. Parehas ba yung simula? Pero ito, medyo bagal. Bagal. Yun yung ba na sinimula nila. Well, kasi dito, naka-clod ang side ng Blacklist International. In fact, nakapag-double lane na si Oheb. So, binibigay talaga lahat para kay dito Mr. Oheb. Hindi siya yung yung no boots strat doon sa kanyang Claude. Oh. Actually, inunan niya yung kanyang boots dito. Kaya naman naka-corrosion na si Nomad. Pero technically speaking, mas mayaman pa rin talaga si Oheb. Dahil doon sa double lane niya, tapos yung first turtle. Oh. Tsaka grabe din talaga yung pagpapabagal ng Blacklist International sa laro dahil nga sa Claude na nabanggit mo. Aware sila sa kanilang power spike at napaka-importante noon for Blacklist International. Meanwhile, for TNC Pro Team, would you say na nasa kanila ang pressure para pabilisin ang ating laro? Sabi natin yan! Pero, answer is yes. Wow! Answer is yes. Minadali ka agad. Bagsak si Yui doon. Oo. Binigla na lang in TNC now with their second kill. It's a 4v5 scenario on the second turtle take. Ilalaban kaya ng Blacklist to. Let's see. Oheb, BMA out. Andito si Heads at si Super Yoshi. Si inaano nila, binibigay nila yung katawan nila doon kay Kimpoy at Senzui at libreng pagong para sa TNC Pro Team. Next pa ata itong purple, ha? Wow, ilalaban pa ata nila to. May retribution pa si Ryzen. Sino kaya makakuha nito? Nice stun coming in from Kimpoy, okay, pero man! Uy, Ryzen dito ay aalis. Nandun yung light of retribution. Yung mga projectile ay binabato ni Yue, pero hindi pa ganun kasakit eh. And wala pang sapat na damage ang Blacklist International para ma-take down itong si Ryzen at si Super Yoshi. TNC with a good gold lead. Papunta na ng 1,000. How do you think Blacklist could respond to this? Well, they can utilize yung kanilang guard eventually. Yeah, so far, hindi pa natin. Pati si CC, hindi pa rin lumapalag. No, speak of CC, na-CC dito si Senzui! Wow. Walang galawan, walang gulungan na nun, men. Oh. Unang abante mo pa lang, nabunggu ka na. Yeah. Yun yung ginagawa no, kapag merong back siya. No, sinasalubong lang talaga kagad. Pero ngayon, dito sa may bandang ibaba, Edward. Okay, so disengage muna. Hindi pa nagagamit yung mga Purify dito ni Oheb at Kempoy. Pero retry gagamit din ni Ryzen. Apak ng Cyclone Eye muna si Super Yoshi. Ngayon, nandun yung mga heal. Wow. Habang may paghatak din, Oheb down to 50% yung kanyang health doon. Pero ang ganda ng zone na pinapamalas sa TNC. Senzui ahabol na rin para mapigilan yung potential na pag-takedown ng Torre dun sa may bandang itaas. And TNC, ganda ng pinapakita. Yeah, 6 minutes pa lang ay nahuhold pa rin ng TNC Pro Team ang lead. And usually, no, sa mga pinapanood nating laro, especially in week 1, ay medyo nahihirapan ang TNC in the early game. Pero ibahin mo, medyo ito na ata yung secret sauce na si Super Yoshi. Yeah, so far, yung 3 kills, I mean, na TNC ay nandoon si Super Yoshi. At sobrang crucial na nasa gitna din na nakuha nilang pitas para ma-eventually secure second turtle.
Third Turtle, yun parang yung pinaka-importante dito. Hindi naman din sila lamang na lamang, in fact, versus Blacklist, kahit may three kills sila. It's just a 300 gold lead para sa Phoenix Army. Pero patuloy pa rin ang pag-invade nila sa loob ng jungle ng Blacklist International. Pero mukhang Turtle na ang kanilang punteriya. TNC Pro Team, uuna sa pwesto around that Turtle area. Pero nandiyan si Sin, nahuli siya! Hatakin kagad na dinunaka mula sa Turtle Guard habang sasaloy ni Mystic Gush. Napakakuna ni Ryzen dito, napapatumbak agad itong si Edward. Next na ata nila itong Turtle, pero dun sa may bandang itaas, no? Off-licker na gamit ang ating niya, si Sui. Sasalubong yung Super Yoshi dito. Nandun yung Don't Want Wolf King. Nababad na rin sa Tornay Huisans. Heads dito, bibitawan ko ng Lawson. Sa Aniday! Pagsak si Kim Boy sa kamay ni Head Flicker. Igagamitin din. And 4-0 na in favor of TNC. Mainit na simula para sa TNC Pro Team. Mukhang naging effective yung pagpapabilis nila ng pace. Exactly. Lalo na nung nahanap nila na si Sensui gusto mag-invade dun sa orange buff. Actually, si Silip lang siya dun. Nakita siya ng isang marksman. Naturally talaga igagaw mo yun. Ang nangyari nga lang, dahil nakapag-flicker dun si Nomad at medyo na-bait pa niya si Sensui, nakahanap pa ng additional na punish doon si Heads. Hindi man namatay si Sensui after that. Nayari naman yung kanilang roamer. Tapos, libreng Turtle yon para sa side ng TNC. Good macro overall for TNC. Big rotation mula sa dalawang kupunan dito in the gold lane. Pero mukhang magbaback off muna ang parehas. TNC Pro Team, almost 2K gold lead here, 8 minutes in. Matagal-tagal pa naman bago ang ating First Lord. Ano bang pwede nating abangan before that 1 minute strikes? I think kailangan nilang bumawi dito in terms of kill. Ha? Kasi kahit isa lang, kahit isa, dalawang pitas lang. Pero kasi hindi nahahayaan ng TNC yan. Alam namin na may hawak kami ng lead. Ngayon, Ryzen, Edward, ang kanyang pinupuntirya. Available ba ang Vengeance dito? Bibitawan yung Princess Rat. Pero successful ang pagkakabasag ng TNC rito. Hindi pa sila tapos actually. Ha? Wow. Andito pa si Super Yoshi. May plano din na pag-agaw dun sa Purple Wolf. So, talagang ginugutom na nila ang Blacklist sa pagkakataon na to. At effective din ang pag-agaw nila ng Purple. Nagaw. Meanwhile, ang trade ng Blacklist International ay ang Tore naman sa baba. Magiging 2-for-1 ang third trade pero may additional pa kasing Purple ang nakuha ng TNC Pro Team dito. Then again, kailangan i-comment din yung Blacklist. Nakakahanap pa rin ng mga moves to force TNC na mag-watak-watak. And interestingly, hinahype natin yung Ube. Pero so far ngayon, magkakahiwalay yung mga members ng Blacklist International. As naman understandable kasi kailangan nila ng second item para kay Sensui. Oh no! Yung 3-item power spike ni Oheb, ang tinatawag nating tips. Ano yun? T-I-P-S. Ano yun? Third item power spike. Ayun pala yun. Tips. Akala ko 10 tips eh. May bago ko natutunan ah. May bago na naman akong tutunan. Pero ito na ata ang third item power spike para kay Uhueb. Completing the Trinity build na tinatawag natin 9 minutes in. Maaga-aga pa yan ah. Magigits mo rin yung ginagawa ng Blacklist dito. Hindi sila super nag-engage. Kasi nga naman, yung Claude ay kailangan pang paipunin. Ngayon, Heads. Lumalalim na siya dito. Talagang sobrang diwala niya. Pero huhulihin na kata nila si Edward. Wow. Nagamit na rin yung Vengeance habang yung Eternal Guard ay maibabagsak doon. Hindi pa sila tapos. Pump dito yung Drago Armor ni Heads. Sensui, pinababaran lang yung mga sunog. Ryzen, tutuloy lang muna siya doon sa unang Lord ng ating game. And magiging libre ata to, ha? Libre, libre. Hindi na nga makakapasok pa. Pero Heads, delikado na ang kanyang buhay. Here comes Oheb! Ay! Nakakuha dito si Oheb ng isa. Pero makakaalis na rin at makakaalpas dito ang TNC Pro Team. 2.5k gold lead para sa kanila. I would say maganda yung nagkuha doon ni Oe because it's a shutdown. Yeah. So ngayon, in fact, sobrang laki ng lamang niya bigla doon sa kanyang katapat. Almost 1,000 or more than 1,000 na gold. However, yung kanyang mga teammates, yun yung medyo tagilid. So for Protect 1 na talaga Blacklist International ngayon. Nilalagay na nila lahat ng investment kay Mr. Oheb. Habang ang TNC, good economy overall at good control ng kanilang aggression dun sa early game. Sinabi natin na dapat lamang ang early game ng Blacklist International pero tama yung mga moves na ginawa dito ni Yoshi. So far ay parte ng 5 sa 6 na kills na meron ang TNC. And look at this, a 4-man rotation coming in from TNC Pro Team. Bot lane ang magiging focus nila habang busy ang Blacklist sa Lord doon sa itaas. Pero Sensui naghahanap ng pwedeng mabiktima. Pero mukhang iso-zone out ito ni Heads habang nagpupush pa rin sila sa baba. Grabe naman yung cross-map play nila doon. Yeah. And makikita natin na si Heads dito, lagi siyang nakadikit sa kahit sinong miyembro ng Blacklist International. And alam natin, hindi mo pwedeng babaran yung mga sunog-sunog niya ni Heads. Lalo't true damage yan. So wala nang sasakit sa true.
Wala nang sasakit sa totoo ba? The truth hurts. Ayan na nga. At ang masama pa dyan ay kapag binabaran mo ay mas tumataas pa ang kanyang damage. Kaya naman hirap na hirap ang ating mga tanks mula sa Blacklist International na tumapat dito kay Heads. Na sinabi mo na rin, Wolf, around 90% kill participation in this 12-minute game. Hatred going para sa kanyang Winter Truncheon as the third item. Isa sa mga maagang pickup. And I think naiintindihan niya na pwede kasi siyang i-type ng dalawang heroes, which is si Sensui at si Oheb. Parang tinitake advantage niya yung ganun, yung idea na pwede siyang i-type, tapos mag-Winter Truncheon siya to eventually bait out itong si Oheb. And looking at the items, no, as you said, the Winter Truncheon, effective din kasi ito pang buy time. Kahit pa sabihin natin 1.5 seconds lang yan, sometimes it's the big difference that you can make inside a team fight. Minsan isang skill pa yan, minsan isang banat pa yan. And for TNC Pro Team, holding the lead already, do we see a big shift in power spike considering na may pera na nga si Oheb? I would say yes. Tama dun. Lalo na may wind of nature na siya. So, tingin ko, to answer your question very quickly, yes, meron tayong shift na power spike. For sure, kahit lamang dito yung side ng TNC, masakit to yung DPS ng side ng Blacklist. So, kailangan talagang huliin ng TNC Pro Team dito si Oheb. Yeah. But with the Purify at pati na rin yung nature ng isang Claude, parang napakahirap manghuli ng ganito eh. Yun nga eh. Tapos naka-Wind of Nature na rin si Nomad. So, lalong hihirap yung parte ng Blacklist International. Pero hindi pa imposible. Kasi isang setup lang na maganda, isang huli lang, maaaring mabalik na dito ng Blacklist International. Kim Poy, check naman siya ng check ng bush dito. At least kahit papano alam nila kung saan manggagaling ang TNC. Iba-burst yata nila. Iba-burst nila. Mamadaliin nila. Oheb ay nandito. Nabitawan na rin yung curtain call. Dikitan si Heads at saka si Ryzen. Itutuloy nila. 18k yung buhay ni Lord. Andun. Si May Ibet. Nagamit na rin yung vengeance dito ni Edward. Hatred! Oy, hindi tumama doon yung pressure shot. Habang nailapag niya yung curtain card. Tutuloy ba sila dito? Mababa ang buhay ni Kimpoy. Same with Edward. Ang daming mga skills na nagamit pero walang mamamatay sa laban ito. Ni-reset din lang ng Blacklist International. TNC now waiting for their ultimates. Si Heads na lamang ang may ulti pero mukhang hindi na-reset ng fully on Lord. Nako, delikado ata sila dito. Naka-flow din doon sa may top lane. Sa likod, manggagaling ito si Sensui. Sabi ni Ryzen, huwag kang pupunta dyan. Sasalubungin na kagad kinaman si Heads. Gagamitin niya kanyang Lost Insanity. Ubus pa ang buhay dito. Kimpoy Mahil! Si Yui makakapatay at Ryzen ang magwawagi sa Lord fight na yun. Oh, wow. Isang malaking statement mula kay Ryzen against the Lord Steel leader inside the league. And this is because lamang ng level din si Ryzen at maganda yung pagkakastan at pagkakababa doon ni Super Yoshi. Medyo sacrificial yung play na ginawa niya doon. Eventually, napatumba niya yung nakuha nila yung retribution. And what happened was, si Super Yoshi din, bukod sa na-control niya ng kahit pa pa, nailang niya si Sensui, nahatak pa niya si Edward nang walang vengeance. So, napakalaking bagay nun. And the fact na buhay din si Heads without popping his immortality, yun yung mga nagpasulit dito sa move na yung TNC. So, kahit pa sabihin natin namatay dun si Super Yoshi, sulit na sulit yun para sa TNC. This is already the second Lord of the game, kaya ibig sabihin nito ay pwede nang mangbunggo ang Lord na to. And may malaking chance na kung umabot ito sa bot lane, ay makakuha ng inhibitor turret ang TNC Pro Team. Pero nakikita na nating nakapuesto na doon si Oheb, hindi nila hahayaang mangyari yon. Yeah, and nakikita natin parang may pagsalubong sila na gagawin. Pero hindi, aatras muna ang Blacklist International. Likod Sensui, inaabangan din ang TNC kung kailan siya babangga. And Super Yoshi, Ryzen, tinan mo naman. Brusko. Oo, pinapalate nila yung gap dito at magiging successful yung pagbasag ng gitnang to. And ang gusto ko dito yung positioning ni Ryzen. No? Tignan mo kung gaano siya kaabante para lang bigyan ng spasyo ang kanyang team at mukhang makakaabot pa nga doon sa baba. And this time around, Super Yoshi! Tatlo yung nahuli dito. Nomad, free hit sa may badalig pero si Oi Bako ng isa dahil napag ng internal guard. Pero hindi sapat yung para makabawi dito. Ryzen! TNC, kaya lang, mapapalalim ba? Nabangga, pero makakataka si Ryzen doon sa plano ng Blacklist International. Isa lang ang mamamatay sa naging teamfight. At successful din ang depensa ng Blacklist doon by defending their inhibitor turret sa baba. Nakakagulat na hindi ko sure kung may flicker ba si Super Yoshi noong time na yun, pero parang hindi nga nagamit. Yeah. Which is weird kasi parang imagine kung nahatak niya yung dalawang heroes na yun outside ng range ng Torre, things will be different. So siguro hindi pa natin na, hindi pa din yun, ganun yung pangyayari. Unfortunately para sa side ng TNC, kahit ba second Lord yun, wala silang makukuhang inhibitor turrets. At you don't want that to happen. Pabunta na tayo dito sa late game kung saan masakit yung Claude tsaka itong Gord. Hindi na pwedeng basta-basta itanggihin. At lalo na kapag nag-initiate kasi Super Yoshi at si Ryzen,
merong pang punish doon si Juve. Oo, tsaka ito na yung parang nag-glow up na eh. Ito yung mga first year na payapayatot lang, tapos ngayon na fourth year na sila, eh, talagang batak na kung sa batak. At Oheb and Juve ngayon, main damage dealers para sa Blacklist International. Ano bang tools ng TNC na panghuli dito? Obviously, Super Yoshi at Ryzen eh. Kailangan nila makahanap ng right target. Sino nga ba si Oheb at itong si Kim Poi? Kahit mapop lang yung ano eh, mapop lang yung Purify, okay ng call yun para sa TNC Pro Team. Pero sayang yung pagkakataon na yun, pero kailangan mag-move on ang TNC. Kailangan nilang humanap ng way, makapitas man lang ng isa. And ready ang Blacklist International. Hindi naman naman, napakatapa pero uhugutin. Ito si Sensui. Sakit! Ang sakit ng damage mula kay Nomad. Nagamit na rin yung curtain call ngayon. At ras muna ang kupunan ng TNC. Sasalubong ata ang Blacklist dito. Ha? Ayan o. Oh. Tapos tignan mo yung positioning ng dalawa doon sa baba. Mukhang may binabalak ang TNC Pro Team na decisive maneuver. Malaorka ang galawan. Pero nagliliyab dahil Phoenix sila. Uy, slow wait. Push lang. Slow push. Wait lang ha. Slow push doon. Pero nirarush ata. Nirarush ng Blacklist International. Oh. 40% ang buhay ng Lord. Pero reset ang itatawag dito ng Blacklist International. Hindi kasi nila alam kung nasan itong si Super Yoshi at si Nomad eh. Hindi nga rin hinayaan ni Ryzen na mag-reset talaga fully. Still half HP at sasaluhin niya to. Alam ni Yue. Ang so-called na ambush mula kaya Mr. Manjin. To credit lang si Mr. Manjin. Ang maganda dito para sa side ng TNC, pwede nilang control yung top with this. And yun si Nomad na Super Yoshi. Pwede nga nilang gawin yung maneuver. Kaso, yung Lord, dun sila daily. Oh no. Ayan na nga, heads! Ipo-burst ata nila dito ha. Wala kagad Pinago Armor. Nagamit na yung Mystic Gush. Delikado ata sila. And aabot ba yung Red 3? Ryzen! Ang makakakuha ng Red 3 na yun. Not this time, Sensui. Alis muna si Heads. Nakasalubong dito si Edward. Si Nomad mabubuhay ba? Andun si Edward. Gagamitin yung Vengeance niya. Mapapatay ba si Nomad dito? Yes sir, double kill! Para kay Edward. Dalawa na lang sila. Papasok na sila dito, Super Yoshi. At maiibit. Maubos ata. At TNC. Mystic Gush Flickered Wipeout. Para sa Blacklist International. And double na ata ang call nila dito. Sensui tinangke ng bagya ang Torre. At mukhang itutuloy na nga nila to. Oh no, 13 seconds bago mabuhay itong si Ryzen. Kakayanin ba nila? May katapot pa silang kasama. At ang game 1 ay mapupunta sa Blacklist! Napakalinis na team fighting ang pinakita ng Blacklist International. A clean wipeout to a victory in game number 1. Ah, kailangan nating huminga doon. Wow! Isang clash lang, men. Isang clash lang. Isa lang ang kinailangan. And sadly for TNC, still now 0-5 in the league. Kailangan na talaga nila makabawi. Ito na yung last chance nila next game. We have to say, yung ginagawa dito ni Ryzen, parang really making a case for the Red 3 Gods. Pero, overall, yung kanilang position nila sa team, questionable, I would say. Diba? Para alam natin na kitang-kita na ni-reveal ni Nomad at ni Super Yoshi yung kanilang pwesto dun sa may bottom lane. Uh-huh. Mm. Dun yung tinasabing nating long lane or the far lane. Yun yung lane opposite of the Lord. Alam mo namang sobrang layo bago sila makapunta doon. Technically speaking, medyo mabilis naman yung Ruby. Carry, meron siya phantom step whatsoever. Pero isang segundo lang na wala kayong wala kayo doon na impact doon sa or influence doon sa mismo Lord fight, yari agad. And the fact na kaya nangyari na naubos yung Firaga agad ni Hits at halos maubos yung boy ni Ryzen dahil yun dun sa idea na wala yung dalawang members sila dun sa may Lord fight. Yes, and wow, for Blacklist International, I would say that was a very decisive shot call. The moment na nalaman nila na wala yung Ruby at yung carry, they went all in a 3v5 scenario, and that's just coming in from experience, Burrito. Ilang beses nang sinayaw nila Oheb at nila... Actually, sila Oheb at Edward, ilang beses na nilang sinayaw to eh. Yun nga eh, yung mga kaldag-kaldag na ganyan, nakita na natin para sa kanila. Pero oo. Sino nga ba wow. Ang MVP? Walang iba kundi si Edward. Yep. Gandang connection with his ultimate. Maraming beses natin nakita sa laban na to na paulit-ulit niya nalaland sa dalawang importanteng heroes yung kanyang ultimate. And then, dun sa pinakahuli kung saan na tinambayan na niya at nakakuha siya ng double kill, eventually taking out yung mga crucial na players like Nomad na nag-overstep din na
tinatry na mag-back pero nahabol pa rin niya with a well-timed vengeance pati yung pag-jump dun sa likod knowing na ito yung kit talaga na meron ang isang CC. Ito yung nagbigay sa side ng Blacklist International ng advantage. We are gonna see through the highlights once again. TNC, perfect na sana yung kanilang early game kasi kahit nakukuhaan sila ng isang turtle, mas maganda yung nakukuha nilang trade-offs which in this case ay form na mga kills. At ito, kahit yung mga gantong kasi mga decisions mula sa TNC, very much commendable. Yung pag-zone na tila sa Blacklist International, first and second lord, dun nayari. But, magkakaroon ng isang deja vu moment para sa TNC. Babalikan ang week number one performance sila. Going up against Minana, same spot. Ito mismong lord yon kung saan nag-overstep sila. Super Yoshi, available yung kanyang flicker. Hindi niya nagamit. Maybe because na-stun siya or maybe because hindi na nakombo, but that was the main problem. Super Yoshi, this time, imagine having to use the flicker para lang makalapit. Ganun sila kalayo. No, made in a very bad spot kasi gusto niya puntahan si Yue pero nandun na si Sensui para mahanap sila. And without the heroics of Ryzen dun sa retry, sobrang unideal na sana yung scenario nun para sa TNC. However, kitang-kita pa rin natin kung bakit mali yung decision na yon to disperse, to split, at makakuha ng magbigay ng control sa side ng Blacklist dun sa Lord. And looking at this victory coming in from Blacklist International, panigurado yung mga setup na ginawa nila ay hindi naman nasa mismong laro lang nila, kundi sa setup na rin before sa kanilang laro. Wolf, can you run this down for us? Ano bang mga ginamit nila dito? Well, yung tank emblem na nakita natin mula, yung tank base emblem para sa side ni Heads, yung export natin, nakita natin na effective naman sa pagtangkin ng damage mula sa gamit sa Blacklist International. And also, the itemization na maagang pagkuha ng Radiant Armor para kay Ryzen, then eventually mga tanky items na nakita natin na nag-survive siya long enough para makuha ng Retribution. And the fact na meron nitong nakita natin na damage output naman mula sa side ng TNC overall, wala kay Hatred, wala kay Nomad. However, Blacklist International, ang bilis din ng farm dito ni Oheb. So nakita natin na 3-0 and 3 siya with this Purify at ang bilis niya nakakuha ng gold niya. This is mainly because of the double lane na ginawa ng Blacklist International very earlier on at the fact na nakuha nila yung first turtle tapos dire-diretsong pinag-farm nila si Oheb pati na rito si Edward. Ooh. Hindi na nag-matter yung early stage na lamang yung TNC kasi yung dalawang heroes na kailangan ng farm sa Blacklist which was Oheb pati na rin si Edward ay nakakuha ng farm na kailangan nila. Look at this, the damage dealt coming in from Oheb. What? Halos doble ng kanyang counterpart in TNC. This is looking like a great Oheb game at talagang grabe yung sakripisyo ni Edward sa pagpronta para maka-free hit ang kanyang kapatid sa side lanes. Yeah. Mm-hmm. And nakita natin eh, no, na pagdating sa late game decision, nangibabaw ang Blacklist International. I think dala yan ang mga international experiences nila kasi itong MV3, kung saan-saang bansa na rito nang galing, di ba? Iba yung mental fortitude and dito natin nahahabulin ang TNC kung papaano sila babawi at papaano i-recompose yung kanilang sarili. Parang ang dami talagang